Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang nito, itinutulog natin na mga dalagita, mga binata, nagbibinata, nagdadalaga, na mga tatanggap ng sakramento ng kumpir, na nawa ay lubos na pakinabangan natin bilang bahagi ng ating pagpasok sa paghahari ng Diyos. Bahagi ito ng tinatawag nating Christian Initiation. So, kakibat ng sakramento ng binyag at ang sakramento ng pagdadak ng banal ng Panginoon. Dalangin natin na nawa ay mapalatag ang ating paranalin sa Diyos. Ano bang maging karapat dapat tayong gumanap? Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumuha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawal tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming magpapangyarihan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo ayon sa iyong pangako, kaysa niya'y magpatutuhanan nawa namin saan mang panig ng daigdig kami naroon ang mabuting balita na ipinangaral ng aming Panginoong Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magala kayo mga taga-Siyon. Magala kayo dahil sa ginawa ng Panginoon na inyong Diyos. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y magugustog. Pupurihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na gumawa ng mga kaangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. Kaya nga mga taga-Israel, mapagkikilala ninyong ako'y suma sa inyo at ako lamang ang inyong Diyos. Hindi na muli nga amakin ang aking bayan. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Sasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahon iyo'y ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga alipin, lalaki at babae. Magbibigay ako ng mga babala sa araw na iyon at ito'y makikita sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Walang nakakilala sa anak
kundi ang Ama. At wala na kilala ang Ama, kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak. Umarap sa Yesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sabagat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. So tayo po ngayon ay tatanggap ang sakramento ng kumpir. Isa sa tinatawag po natin itong sakramento. At tulad sa banal na ebanghelyo na ating narinig, si Jesus ay napuspos ng Espiritu Santo. Anais natin na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. At bahagi po, no? Kasi pagkakataon, ang talaga ministro ng pagkukumpil ay walang iba kundi po yung obispo. No? Pero ito ay dinidelegate niya po. Last year ay dinidelegate niya rin po ito gawa ng Year of the Poor ang nakaraang taon, 2015. At ngayon po naman ay gawa sa pagdiriwa ng taon ng awa, Year of Mercy. No? So ito po ay isa pa po sa kapuparan natin. In the name of our Bishop, Benaventura Pamadico. So, nagkataon naman na kung saan po ay binibigyan ng kapangyarihan ang lahat ng kura paroko na siyang magkumpil para sa taon na ito ng awa. Kaya bahagi yun ang pagkilos na parang kasi baka mamaya lalong-lalo na yung mga bata, no? Kasi sabi ay tinuturo sa inyo na ang nagkukumpil ay obispo. Ay, si Father Tres hindi naman obispo. Baka nagkukumpil? Because binigyan ang kapangyarihan ng obispo. It's still the bishop. Binigyan ang kapangyarihan ng obispo na sa taon na ito ay pwedeng magkumpil ang kura paroko sa taon ng awa na ipinagdiriwang natin ngayon, 2016, Year of Mercy. Pero yan, ayos natin na kung saan tayo ay magpuspos ng Espiritu Santo. At ano yung ibibigay ng Espiritu Santo? Kaya sabi nga po natin ay katulad ng pagpuspos ng Espiritu Santo kay Jesus, ay nais natin na tayo ay mapuno ng Espiritu ng Diyos. Para saan? Para lalong tumatag ang pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos nung tayo ay bininyagan. Sabagat nung tayo bininyagan, tinanggap din natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po niyo maalala, nung tayo ay bininyagan, anong sabi ng pari? Sinasabi ng pari na binibinyagan kita, and then sinasabi yung pangalan nung binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So bininyagan tayo sa ngalan ng ating Diyos, sa ngalan ng Ama
Sa ngalan ng Anak at sa ngalan ng Espiritu Santo, maalala ko tuloy na yung emergency baptism, no? Lalo-lalo na kasi one time ako'y nagmisa doon sa Maharlika, na ang pinagmisahan doon ay bata na hindi na binyagan. Sabi ko, sana bininyagan ng magulang. E pata, hindi naman pwede magbinyag yung mga magulang. Pwede. Ang sino mang Kristiyano ay pwede magbinyag in kapag lamang po nasa sitwasyon. Nalit, in, kung tawagin po natin ay in danger of death. Kapag nasa dingit ng kamatayan. So, ang sino mang nasa dingit ng kamatayan ay pwedeng binyagan ng sino mang Kristiyano, no? Na ano lang gagawin, kukuha lang kayo ng tubig, malinis sa tubig, no? Kahit anong tubig, mineral water man yan, tap water, yan man ay spring water, basta malinis, no? Distilled water, basta malinis sa tubig. Tapos anong gagawin? Ay bibinyagan ninyo yung naghihingalo. Kasi in danger of death. Mamamatay na. Hindi na pwedeng tumawag ng pari. Ah, binyagan ninyo. At sabi ko nga ay binyagan ninyo. Nasabihin ninyo yung pangalan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bagaman po kuminsan yung mga narasis, tinuturuan niya, pero kuminsan kung hindi nila malaman kung ano yung gagawin, pero mga magulang, hindi kayo mga lolo at lola, as long as kayo ay binyaga, pwede kayo mag-administer ng emergency baptism. At inuulit ko, no? Ito lamang ay kapag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan. Nabahagi lang ko yan, gawa ng kumpil. Yung kumpil, halip, yung pagbabaltag ng pananampalataya na ipinagkaloob sa binyag. Tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Pero bakit may kumpil? Sabi nga natin ni halip, sa wikang Ingles ay confirmation. Iko-confirm mo. Titiyakin mo. Ipagtitibay mo. Isasangayon mo. Kaya nga po, ang tawag rin po rito yung alin. Ito yung stirring up. Ito yung sinasabi mo sa mga banal na kasulatan. Yung binubuhay. Kasi kuminsan parang ang Espiritu Santo ay hinayaan nating matulog. Naging matulog, naging tulog ng mantika. Kaya kinakailangan nating kalawkawin. Siguro, mas maganda siguro gamitin yung salitang kalugin. Kinakailangan tayong kalugin para tayo ay tunay na mapuspos ng Espiritu Santo. Ito yung biyaya na ipinagkakaloob doon sa atin sa sakramentong ito. Yung mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kasi baka mamaya hinayaan natin na tayo ay matulog. Katulad ang bawa na kanin. Isang bahagi lang siguro po ay natutulog yan. Kasi kayo ay tumanggap na ng First Communion. Tumanggap na ba kayo ng First Communion, mga bata? Sino po sa inyo hindi pa nag-First Communion? Kung hindi pa kayo nag-First Communion, dito yung inyong First Communion. No? So, pero pinipresyon na kayo ay nag-First Communion. No? Kaya kayo tumanggap ng First Communion ay para ano? Para kayo ay matanggap ninyo sino? Si Jesus. Saan nyo na tinapay? Saan nyo tatanggapin si Jesus? Sa loob ng pagdiriwang ng misa. Tuwing kailan?
Every Sunday. Kahit na every day, kung kakayanin ninyo, no? Pero yung hinihiling ano sa atin ay tuwing araw na Linggo. Eh, sabi ko, ba't natutulog? Kapag hindi kayo nagsisimba pag araw na Linggo, ay para kayo natutulog. No? Kung kinakailang gisingin, no? Kasi bakit? Ay nandyan yung Espiritu ng Diyos. Tinanggap na natin ang tayo pininyagan. Hinayaan natin natutulog. Kasi bakit? Hindi tayo nagsisimba pag araw na Linggo. Huh? Isa lang po yun. Marami pang mga bagay. Na nawangin kung saan ay baka hinahayaan natin na tayo ay matulog sa ating pananampalataya. Lalo-lalo na rin ngayon. Sabi nga natin ngayon, ngayon ay taon ng awa ng Diyos. Yung year of mercy. Baka rin tayo natutulog na magbigay ng awa sa ating kapwa. At tayo rin po ay may tinatawag na seven corporal works of mercy. Alam niyo ba yung seven corporal works of mercy? Alam niyo ba mga bata? Hindi. Hindi na ituro sa inyo. Yung seven corporal works of mercy, no? Ano yun? Pakanin ang mga naguguto. Painumin ang mga nauuhaw. Paranta ng mga hubal. Yung common translation ngayon ay mag-abuloy sa mga mahihirap. Pero bahagi rin po, ano pa? Bigyan ng masisilungan ang mga walang tahana. Ano pa? Dalawin ang mga... Sinong dadalawin? Ang mga may sakit. No? Kaya po yung ating patron, ang ating patron ay si San Martin de Porres, no? Ang kanyang, isa sa mga kanyang mga gawain, ano, ay ang mag-alaga sa mga may sakit. Hindi niya lang basta dinadalaw, no? Inaalagaan niya ang mga may sakit. Pang-anim, dalawin ang mga bilanggo. Pang-pito, ay alin, ilibing ang mga patay. So, isa rin ang bahagi na kung saan baka natutulog yung ating espiritu. So, kinakailangan natin na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi doon lang natin higit na magagawa yung gawain na ipinamamanig sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na tayo, bilang papapaalala natin alin, tayo ay mga isinilang para sa lahat. Ba't natin gagawin yun? Ba't yung gagawin yung mga corporal works of mercy? Sabi nga natin eh, sapagkat yun ay gawain ng mga iniligtas ng Diyos. Sapagkat yun ay gawain ng mga iniligtas ng Diyos. Hindi po sapagkat para kayo maligtas. Hindi. Gawain yun dahil tayo ay iniligtas ng Diyos. Tayo ay mga gawain ito ng mga iniligtas ng Diyos. Ito yung dapat ginagawa ng mga taong mga binyagan kasi tayo ay mga iniligtas ng Diyos. Tayo ay mga ipinanganak sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ito yung ginagawa ng mga tao na itinuturing natin ng mga anak ng Diyos. At yun ay binigay sa atin kung tayo ay bininyagan. Nauli po na ha, na kinakailangan natin pagtibayin ngayong sakramento na ito ng kumpil. Kasi bakit? Baka na kasi nakakalimutan natin. Baka nakakalimutan natin na alin, tayo pala yung mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan natin gawin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kinakailangan tularan natin
ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang siyang ating kapatid na ibinigay sa akin ng ating Amang sa Langit para maging tularan natin upang magampanan natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kaya, hilingin po natin, hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Hilingin natin na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Nang sa ganon, magampanan natin yung ating gawain bilang isang mabuting tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung bagyo na kung saan ay huwag po ninyong kalimutan na siyang tatanggapin natin ngayon, ngayong pagtanggap ninyo ng sakramento ng kumpil. Pagtibahin naman tayo. Magimaritan natin, nalim, ba't mo ginagawa yan? Kasi ako'y anak ng Diyos. Kinakailangan natin ang palakasin natin ang ating gawain bilang mga anak ng Diyos. Kasi baka mamaya, nakakalimutan natin, pinatutulog natin ang Espiritu ng Diyos na kasama natin. Kaya idilugin natin, bahagi rin po na kung saan ay idulog natin, kasama rin po ng mahal na Birheng Maria. Ang mahal na Birheng Maria ay ang unang pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Ang mahal na Birheng Maria. Sabagat kung tusin ay, nung siya ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos, ano? Dala-dala niya si Jesus. Ipinanganak niya si Jesus. Kaya di po nawa, ganun din, tulad ni Maria, maturuan tayo na mag-sumikap na isakatuparan natin yung kalooban ng ating Amang nasa langit. At huwag tayong matakot. Bakit? Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang ating Diyos. Pagkasaliwa sa mga pangako sa binyag. Magsitayo. Tumayo po.
Itinatakwil pa ninyo si Satanas ang kanyang mga gawain at ang pangikayat sa masama. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, may isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay na luklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan? Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng banal na simbahan. Ito ang ipinararangal nating ipahayag kay Isa ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, noong binyagan ang mga pupilan ngayon, sila'y muling isinila. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanyang sariling buhay. Kaya sila ay naging mga anak niya. Idalangin natin ngayon sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y mapuspos ng kanyang lakas at kung ang pagpapahi ng banal na langis ay maging higit silang katulad ni Kristo, ang anak ng Diyos.
O Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat, ama ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, hinamo mo sa kasalanan ng mga anak mo ito at binigyan mo sila ng kahitiyatin sa iyong buhay. Suguin mo sila, suguin mo sa kanila ngayon ang Espiritu Santo, ang mga aliw upang sila'y maging lakas sila at patubay. Pagkaloban sila'y mapuskos ng karunungan ng unawa na sila'y maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo sila ng pagkaalaman at paimitagan at ang banal ng pagkatakot sa harap na iyong kadakilaan. Hiniling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipila po ulit kayo. Yung mga ninong at nina, nasa tabi po ng mga kukumpila. Pila na muna lahat para hindi yung ano, ipipumila na lahat para ganto sa likod, para hindi kayong magkalituhan kung sino yung inyong mahawakan. Pila na lahat ang ganto sa likod. Yung buong inyong mga buhok, huwag niyong po ilagay sa mga pangalan ninyo para makita ko po ang inyong mga pangalan.